Magandang umaga, mga igan, patay po sa Bybus operation ang isa umanong tulak ng droga sa Quezon City. Sa isa pang barangay sa Luzon, patay naman isang lalaki matapos barilin ng riding-in-tandem. Darito ang unang balita ni Jay Sabale. Sa madilim na eskinitang ito, sa mapagbigay street barangay Peñahan, Quezon City, nagtapos ang buhay ng di pa nakikilalang lalaki matapos pagbabarilin pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa mga polis, tumakbo pa raw papasok ng eskinita ang biktima habang hinahabol ng riding-in-tandem pero naabutan siya. 3 putok ng baril ang narinig ng mga residente. Dahil on the spot ng lalaki, hindi raw nila kilala ang biktima. Wala rin nakuha ang pagkakilala ng mga polis sa labi na suspect. May tato siya na makikita natin sa likod niya, may tato din sa braso. Hindi pa malinaw ang rason sa pamamaril, ngunit ayon kay Barangay Chairman Jun Lipnica. Malamang siya po yan. Ang pusir dito, ano na lang, kalahating porsyento na lang. Kaya medyo nagulat na lang kami, ba't may dayo? Patay naman sa bypass operation ng top 5 drug personality ng Galas Police Station bago maghating gabi. Hindi pa man daw tapos ang transaksyon, nakahalata na ang target na polis sa kanya kadil. Bumunot daw ng baril si JR pero naunaan siya ng polis. Dead on arrival siya nang dalhin sa ospital. Based dun sa investigation namin, kalalabas lang ng kulungan at bumalik ulit sa ganitong transaksyon. Nakuha sa suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu at isang caliber 45. Ito ang unang balita sa Quezon City. Jay Sabale, reporting.